welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, syempre kasama ko ang... Anong today? Tonight na. Tonight with Boy Abunga. Kasama natin ang dalawang April sister. At kasama dyan si Tita Brenda sa likod, si Mama Brenda. Hi, Mama! Hindi na nagpapakita. Shanti siya nagpapakita. Masyal kami sa southern part ng Palawan. So interviewin natin si Manel. How's your trip? Kasi diba lagi ka naman napasyal ng southern? Wala, napagod ng kakadaldan. Kasi ito this time around, puro naka, ano ka, puro ka naka... Lagi ako sa north. Oo. Ngayon lang ako nakapunta ng Brooks Point. And then... Mainit? Sobrang init, parang dinidemonyo. Kaya hindi ako nababa. Kasi sobrang init. Sayang ang kojik at gluto. So, kamusta ka naman dyan, Chog? Okay naman, sharp na isda. Kaya po kayo. How's your trip? Okay naman, tumawag tayo ng uwak. Ilang uwak ang natawag mo? Dalawa. Pero ka ba? Pero at... Oo! Oh, manal, dire-diretso yung uwak yun. Pero at least, nakarating na ako sa Brooks bago pa ako ang first and last trip ko sa Brooks. Tignan natin ha. Pero straight naman yung daan. Ewan ko bakit nahilo si Bojo. Ewan ko nga rin eh. Ay, hindi kasi... busok na busok. Gatotolo. Hmm? May comment sa likod. Pakinggan nyo ha. Makapagsabi ng yung isa pa. Straight naman yung daan. Kala mo talaga ang lakas niyo bumiyahin. Eh, so, wala nga si Manel, hindi nga nakatulog eh. Gising na gising si Manel, paigay pa nga eh. Si Botsog ang ano? Natulog ka. Lantutay, paano yung busog? Ay, hindi niya nakita nakanganga natutulog. Oo, naglalaway pa. Tapos yung pagising na, wak-wak na. Tulad na ligo sa sabsabon para talaga... Pahing nga kong kokren. Napakadami naman tao kasi doon sa sabsabon ko. At bansang magsalita. So nakapagpasyal na kayo ng ano? Ng southern and northern. May bala ka pa bang... May puntahan sa Palawan. Ano? Doon, sa Rio Toba at sa Buliloyan. Gusto ko lang bumili ng mga product. Ay, diba dito sa pinakadulo ng Buliloyan, ano na nga yun? Balabak? Saba. Pumunta ka ng Balabak. Balabak Island na yun. Oo. Yung White Beach, Balabak na tayo. Ayoko doon, napadaming crocodile. Oo, talaga. Marami talaga. Doon nababalik ang mga natanggalan ng amay dahil kinagat ng buwan niya. Ayan yung cook, grabe ko sa'yo. Ayan o yung... Ayan, nakikita niyo po ang katakawin ng video. Ayan, round 2 niya na yan. So, balak mo pa sa Rio Tuba? Anong in-expect mo sa Rio Tuba? Wala, bibili lang ako ng mga sabi kasi ni Bibili Claudia. Bibili ka ba ng kilong mantika? Pura daw ang isang kilong mantika. What? Kakaintindi ko, tulingan ang sinasabi. Bibili lang ako ng mantika doon, kaya pupunta ako doon. Mantikan galing Malaysia. Mm-mm. Yung galing Malaysia, titikman ko kung may pinagkaiba pa sa Pilipinas. Ako, wala. Balak ko lang magstay sa bahay. Ayaw na bumiyahe. Hindi nga dapat masanay ka habang medyo bata-bata ka. Hindi niya. Lord. Nakakahilo. Si Tita naman ang tanongin natin. Total na sa ano naman siya, nasa likod ng camera. Tita, nalipot mo na ang Palawan. Ano pang balak mong puntahan? Wala na. Yung babalikan mo, Tita, maliban sa El Nido. Wala nang babalikan. Doon, ipapasyal ang mga anak ko sa Rio Toba at sa Buliloyan. Ang layo nun. Hanggang doon sa Kabuayan. Sa plano na yan, hindi na ako sasama. Titigil na ako sa bahay. Sino na lang sasama? Si Noriel. Si Noriel na lang mag-vlog para sa akin. Nakita na. Nakita. Ayun, si Noriel kasi hindi na hilo sa biyahe yun. Nagtitext pa nga sa biyahe yun eh. Nagbabasa pa ng libro. Matibay pala si Noriel. So nakita namin ng Brooks Point. Wala naman palang masyadong tourist attraction sa Brooks Point. Ano bang pinagmamalaki ng Brooks Point? Perlas, di ba yung nakalagay? Perlas, oo. Yun kasi yung nakuha doon na perlas. Kaya naging Brooks Point kasi ano siya, si James Brooks yung nakatagpo ng ano. History time! Okay, ng pasok. Perlas, kaya tinawag siya siyang Brooks. Mm. Tapos yung point naman, bakit Brooks Point? Kasi yung point ng mountain. Ah, kasi doon. Point siya, pointed mountain. Mm. Eh, Brooks Point. So yun. That was named after James Brooks. Buta, sa tingin mo ba kailangan natin akyatin yung mountain na yun para masabing nakapunta na tayo sa Brooks Point? Makaya mo ba? Biyahe nga, hindi mo makaya. Hiking pa kayo. Hindi pa Brooks Point eh. Bakit na baka peke lang yun. Talaga. Ang tanong, kaya mo pa ba? Hindi na. Sabi ni Bochog, yun na raw ang first and last niya. Oh. Tignan natin Manila. Kasi invited pa ako sa blessing. Pero hindi ko pa alam. Nagdadalawang isip ka? Magdalawang isip ka lang. Sa mga pangyayari niyo, pero upipilitin ako. Sa dami ng nakain mo na yun. May lechon. May lechon ba? Tingin mo? Tingin ko wala kasi shit kita, hindi na kain ng lechon. Sana may lechon, pero worth it ang suka.
Kadiri. Kadiri talaga. Marami rice field sa Brooks eh. No? Pero mas madami dito sa Nara. Pati yung mga coconut. Palm oil siguro. Palm oil. Palm oil. Pero hindi nila masyadong pinapromote, no? Yung mga coconut palm oil. Quezon, Rizal, mga palm. Mga palm tree. Oh. Ayun, next time ang puntahan naman natin Quezon kasi magaganda ang beach sa Quezon. Talaga, Chog? Oo, kasi na... Tabon Cave. Doon kami nag-tisi sa Quezon. Sa Berong. Mm. Berong talaga mo kami dadalhin, girl? Hindi, siyempre. Sa iba doon, pero maganda ang beach. Pwede namang doon kasi dumaan sa kabila, sa Westos. Sa Napsan, di ba, ma? Mm. Pwede na dumaan sa amin banda, Chog. Likod nun, Rizal na. Malapit ata pag doon dadaan, Roger, no? Pag pupuntan Quezon sa Westos. Kasi inaayos na rin naman ang daan. Dati kasi doon. Hindi pagawa yun, kaya nung nag-thesis kami, dito, umikot talaga life. Kami dito. Eh, rap road din siya kayo. So, napakahirap ng thesis namin. Tapos interviewin mo pa mga katutubo doon, siyempre. Ito, anong ano nila? Hmm? Dialect nila, Tagalog din talaga. Actually, wala kami nakausap kahit isa. Ginawa ko yung salita, di ba? Na mahirap ang kausap sa daan kasi mga katutubo. Tapos wala ka pala. Hindi, kami nakausap kami yung leader nila. Ah, so Tagalog. Pero sabihin mo, isabihin nagbahay-bahay kami para makakalap ng data. Di ba dapat ganun? Ano na lang kami, nag-rely na lang kami doon sa mga data na may, nahawak nung leader nila. Kasi di ba, siya naman yung nagmo-monitor noon. Kasi siguro madalayo. Kasi minsan hindi namin maabutan yung mga tao doon kasi mostly nasa loob sila ng mining. Ay, lahat sila nasa kasi mining? Kasi yun yung trabaho nila, yung pangkabuhayan nila doon yung mining. Ano ginagawa nila sa mining? Nagbubungkal? Ewan ko, hindi naman kami pinapasok. Wala, nagkakape sila. Hayaan mo may nagbubukal. Hayaan mo pag pumunta tayo sa Berong. Tatanungin mo. Pumasok ka, tatanungin mo. Alay, mahabang naguho kay iba sila, pakape-kape lang. Kaya sa kanya ayos. Kape-kape. Ganon. Akala ko talaga hindi ako mahihilo or what sa ano. Siguro dahil nakatapat lang talaga sa akin yung aircon kanina. Kaya sabi mo pa nga, pinahinaan ko po yung aircon kasi ako, lamigin. Alam na lang temperature na 25 na lang. Tapos yung aircon na dito sa side ng driver, pinaklose ko kasi nga nilalamig yung pato. Giniagawa mo! Si Botyog sabi niya, oh talaga, balat daw ganun, ano ganun, ang nibis-bis daw ng balat. Basta kung ano sinasabi. Mantel na yun. Oo, hindi sabi ko ngayon. Mahabas na mamaya, mahihilo ka. Hindi raw siya mahihilo, mayabang pa eh. Palapit na kami ng Brooks Point, nagtawag ng uwak. Uy, nasa Brooks tayo nun. Ah, bro. Nasa Brooks tayo. Nasa Sabsaban ko. Brooks, bro. Strong huggers. Nakarating ako ng Brooks bago ako uwak. Strong yan, strong. Akala ko talaga. Kasi maganda naman yung daan eh. No? Pero yung pagka-straight ang daan, may... Hindi kasi nga tinulugan mo talaga. Busog siya, busog na busog siya. Ang posisyon niya, Manel? Nakagano? Hindi naman ako tulog eh. May unang pa siya dito. Makaganon. Parang zombie. Hindi ako tulog. Ano pala ginagawa mo? Wala, gising ako buong biyahe. Kaya nga nahilo ko kasi gising ako. Ah, hindi pa pala siya nakatulog no? Eh, sanay ako lang natutulog sa biyahe, di ba? Kaya yeah, yun. Yun talaga ang reason nun. Hindi ako nakatulog. Feeling niya lang nakatulog ako kasi nakaganyan ako, ba? Ako, may ebidensya yan dito. Eh, walang ebidensya kanina. Ay, di ako nakatulog. Ah, wala. Hindi, nakita ko napunas dun sa ano yan. Tawag mo sa U-shape na pillow. Sa nag-pillow ni Manel. Pero ano ha? Ano? Thank you kay Mama dahil dinala niya tayo sa Brooks. Thank you kay Mama, Brenda. It's such a experience yun. Experience. Diba? Kasi first time din namin makapunta ng Brooks talaga ng southern part kasi at saka umikot-ikot kasi tayo. Oo, lagi lang kami sa nakakapunta naman kami ng south pero hanggang Nara lang. Doon. Nara lang kami, hindi na kami lumalagpas. Hindi na kami nakakapunta ng Hispaniola, Brooks niyan. Basta yung iba pang part ng southern hanggang Nara lang kami lagi. And kung nakapunta man kami, hindi talagang sinadya namin para mag-ikot. Pero this time, sinadya talaga namin. And that's why, thank you talaga kay Mama sa pagsama sa amin. Kama na lang. Speech! Speech. Thank you. Same. Copy-paste. Yun na yun, copy-paste. Kasi matagal na rin kami sa Palawan. Ilang years na ba tayo dito? Mga 7? Oh. 8, mag-8. 10 na. Kasi dito tayo nag-college, 2013 pa lang eh. 18 ako nung pumunta tayo dito. Basta more than 5 years na kami dito sa ano sa Palawan. And hindi pa namin na-explore halos lahat. So para naman hindi kami maging ignorante na sabihin namin tiga Palawan kami, pero hindi pa namin talaga na pupuntahan yung mga munisipyo dito. So
this is an opportunity para ma-explore namin yung mga part ano ng Palawan. Ano yung makikita sa munsipyo ng Brooks Point? Yung pinya? Yung pinya? Eh, ang pinya nasa Batarasa. Ah. Nilipat po ni Botong ang pinya ng Batarasa sa Brooks Point. So, mali ang information ko. Oo, mali. Pero si Renren, tawagin mo si Renren. Sino po nakausap mo? Kagabi, di ba sabi ni Renren, baka pinya na lang meron doon. Oo. Oh, si Renren talaga yun. Ikaw. Kasi sinama ka lang namin sa trip na to. Hinila ka lang namin agad kasi nga, wala naman kaming kakilala sa Brooks. Ikaw, tiga Brooks ka. So, anong pero dating sa iyo? Totoo lang talaga kaya kami napunta ng Brooks. Chismisin namin yung bahay nila. Oo. Oh, maganda ba? Oo. Kasi gawa na ba? Kasi sobrang tagal na, 'di ba? Sobrang tagal na tapos hindi pa rin natapos yung bahay hanggang ngayon. Ako sinama niyo kasi ano, alam niyo actually thankful din ako na sa mama ko or sinama niyo kasi hindi talaga kami palalabas ng bahay. So, sobrang strict ng parents ko. Hindi kami lumalabas ng bahay. So grabe na kalibot-libot din naman ako. Nakapunta ako sabsaban, girl. Akalain mo yun? At the age of 27, nakasabsaban na ako. Oh, yan siya. Lagi na siya sa Brooks, pero hindi niya parang pupuntahan yung falls sa sabsaban. Oo. Kasi malalayo naman talaga. Di ba? Yes. Malalayo sobra. Pero kung nasa Brooks yun, bisitahin mo na rin, di ba, yung mga tourist attraction nyo. Pero kasi hindi ko busy talaga, hindi mo talaga. Oo. Pero yun na pala niya sa pagsama sa amin. Yes. Nakaikot-ikot din siya. Oo. This time around, hindi na trabaho. Nel, may sasabihin ka ba? Wala. Ubus na po yung sasabihin ko. Oh, nasabi niyo na kasi kanina sa loob ng sasakyan. Marami na kami naikwento. Ano ba, sisilip mo dyan? Oras. Ilang minutes na. Para pwede na natin i-end ang kalokohan na ito. 13 na rin, magpo-14 na pwede na ito. Eh, meron pa siya nauna eh. Ano nauna? Hindi, iba yan. Another to, syempre! Another black! Another mula! Oh, sabi ka ni Mama, sulitin eh. Diba? Gusto mo, one-on-one kayo ni Mama. One-on-one with dalagang Pilipina. Yeah! Para lang kayo makapag-vlog at mabigyan nyo si ate nyo. Manil, ginagawa mo ba ng mga video si ate? Hindi. Yung video ko napupunta sa kanya eh. Kahit ako yung nasa video. Ano talaga to, ginawa talaga ni Mama para makapag-vlog kami, para makaikot-ikot kami. Yun lang talaga kami, yun. Para mapakita namin sa tao yung beauty ng Palawan. Ano, pwede kaming ano? Endorser ng tourist! Bakit? Ayun, graduate ng tourism. Oo. Baka naman may model pa. Oh. Department of Tourism, bakit naman? It's more fun in Palawan! Bikini man. Eto, ipapatanggal ko ang isang kamay ni Manel pag hindi kayo nagandahan sa Palawan. Naubos na lahat ng kamay. Pag pumunta kayo ng Palawan tapos hindi kayo nagandahan, itataya ako ang isang kamay ni Manel. Kasi hindi ako sure. Baka may taong hindi na nagandahan. Iba-iba ang opinion ng tao. Mali, ang pangit naman dito. Ayoko naman dito. Siyempre, itayo natin. Ay, hindi ko kamay, di ba? So, sana nag-enjoy kayo sa usapan namin na to. Kahit yes, kahit walang kayo kwenta-kwenta. Kung ano-ano lang yung mga pinag-usapan namin. Ipinag-usapan lang namin experience namin ngayong araw. Kasi minsan lang naman mangyari to na... Pag wala na kamang pandemic, lahat ang isla ng Palawan ay sa isahin. Na maupo kami sa isang table na magkakasama, na magkwentuhan ng gato. Naman kami kasi magkakaiba kami ng place niya. Siya nasa Brooks, siya nasa El Nido, ako nasa Puerto. So, minsan lang to. So, tinek na namin yung opportunity para makapag-vlog ng ganito. And thank you for watching, guys. Thank you. Pag wala ng pandemic, abangan nyo ang vlog namin sa iba't ibang isla ng Palawan, specifically sa El Nido, Palawan. Gusto nyo makita ang small lagoon, papasisirin natin si Manel dun. Kaya ako naglalaro. Kaya na yun yung Manel. Baka ang masisid ko. Bato eh. Buhangin. So that's it, guys. So maraming salamat sa aking mga co-host at kay Mama Brenda sa aming pa-tour ngayong yes, araw. Yes, thanks for this trip, Mama. Sobrang saya namin and dagdag to sa experience namin as a human being. Yes. Yes. So sana meron pang mga susunod na trip na ganito kahit tumatawag ako ng uwak after ng biyahe. Siyempre, worth it naman yung pagtawag natin ng uwak kung ma-experience natin yung mga ganitong bagay. So, thank you guys! We hope to see you on our next vlog. Bye! Keep safe, everyone!